Hi guys! So, welcome back to my channel. This is me again, Tel Hernandez. So, for today's video, ayan, paulit-ulit na lang. Ayan, ang isi-share ko naman sa inyo is yung mga pwede natin i-online business ngayong panahon ng quarantine. Yes, panahon ng quarantine. So, galaw-galaw bago ma-stroke. Charot! Yung mga nag-iisip dyan ng mga business ideas, ayan, na pwede nyo pagkakitaan lalo na sa panahon ng quarantine. Ayan, dahil GCQ na tayo ngayon, ayan, ingat ang lahat. Ang suggestion namin ha, ito ay based lamang po sa ating mga observation and experiences. Kasi personally po, ako po mismo ay nagbebenta rin ng mga bagay na ito. So, ayan, as online seller, patok na patok na patok. So, lahat daw ngayon, ha, lahat ngayon sa mga Facebook ay online sellers na, wala nang buyer. Oh my God, ayan. Lahat buyer na. Pero lahat seller na. So, ang top 1 natin guys, ayan sa mga magsuswitch, mag-business. Kasi maraming businesses ang hindi kumikita ngayon at bawal magbukas. So, top 1 natin dyan is yung mga nasa food business. Sa food business, kahit anong pagkain super mabili ngayon. Personally, dito sa amin, dito sa store, yung mga ino-online ko, like mga frozen foods, ayan, mga ready to eat, ready to cook foods, ayan yung mga available at pwede nating ibenta online. Of course, yung mga medical supplies like mga face mask, alcohol, ayan yung mga sobrang mabenta talaga sa panahon ngayon. Parang ang alcohol ngayon is para na siyang anong tawag dito? Nilalaklak na yata sa sobrang bilis natin gumamit ng alcohol sa takot natin sa pandemyang nangyayari ngayon. Ayan, so sobrang mabili ko. Ayan. Tapos pangatlo is yung mga cleaning materials. Ako ba sure, wait lang guys ha. Personally tingnan niyo guys, ito binebenta ko rin to oh. Okay. Ayan, may pambenta din tayo nito. Sa mga gustong umorder, why not chocnut, 'di ba? Lahat pwede nating iraket sa online. Ayan. Kaya ako, advice ko sa inyo, go lang ng go. Kung walang pangpuhunan, meron tayong tutorial dyan kung paano ang diskarte para sa mga walang puhunan dyan. Okay? So, of course, yung mga cleaning materials, ako from the start, nagbebenta po talaga ako ng mga sabon. Mas napakabili po niyan, lalo na nung unang panahon dito sa amin. Nung unang putok ng COVID, na as in lockdown tayo, nag-ECQ tayo, sobrang super bili ng mga cleaning materials. Like yung mga sabon, dishwashing, ayan, mga antibacterial soaps, sobrang bili niya. So, pang-apat pa rin is yung mga grocery items. Of course, essential needs kasi yan, mga grocery items, noodles, ayan yung mga pwede nating ibenta sa bahay, pwede nating ibenta sa mga, sa ating tahanan, yung pa-Facebook, Facebook, pwede nyong ibenta, and pwede rin tayong kumita magbenta rin tayo ng load. Kasi dito sa amin, sa tindahan, yun din, offer ko na din lahat, pati load na. Kasama na yung load sa pagbibenta. Pwede rin nyo yan gamitin. Meron namang load all network na pwede nyo gamitin. Para kayo kumita kahit kayo nasa bahay lang. And of course, pwede rin kayong kumita sa pag-vlog, of course, ayan, at paglalaro ng games, isa yung mga yan sa mga pwedeng pagkakitaan niya yung quarantine season. So, tamang knowledge lang, ang advice ko lang sa inyo is, kuhanin niyo yung malapit sa puso niyo, yung bukal sa loob niyo na gagawin niyo para naman hindi mahirap, di ba? Hindi mahirap sa part niyo yung magbebenta ako pero hindi mo gusto. Pero sa panahon ngayon, kahit hindi mo gusto, kailangan mong kumilos. Huwag umasa sa ayuda. Okay? Huwag umasa sa ayuda. Gumawa ng paraan, kilos din pag may time. Gambling time! Ayan, wait lang. Kape, dalawa raw po, at saka harin. Ang tanong lang dito, guys, is kung gusto mong magkapera at kumita, kumilos ka ngayon na. Libre ang mga platforms kung saan pwede ka magbenta. I-friend mo lahat ng mga kapitbahay mo. Ayan, sa Facebook. At umpisahan mo na. Walang gagawa niyan kundi ikaw lang. Huwag mong asahan ang gobyerno. Kumilos ka din para magkapera ka. Power, di ba?
ayan po ang mga diskarte ngayon sa panahon ngayon. Of course nga pala, para bago ko makalimutan, I just wanna share na pwede kang magbenta talaga ng kahit ano dyan. Pwede ka rin naman mag-deliver. Perhaps, kailangan mo kumuha ng mga barangay permits para makapag-deliver ka. Yun lamang po guys for today's video. Thank you so much sa inyong lahat. Sa mga comment suggestions, feel free to comment down below. Bye!